Ay nako, eto na naman tayo, oo. So hi everyone, hello mga ka-vertebrates. Kaka-out ko lang po, galing trabaho. Pero andito na naman ako para mag-perform sa inyo ng isang funny cooking vlog. Kikigil na naman ako. At dahil pagod ako galing trabaho, mamaya na tayo magluto ah. May ipapakita lang ako sa inyong bagong signature step ko sa sayaw. Charot. Pero bago ko lang natutuhan talaga to. Kasi kung inaakala ninyo, puro lang kending-kending yung alam ko, paliad-liad, ganon. Diyan kayo nagkakamali. Dahil kaya kong gawin ang lahat. Hmm. Oh, di ba kaya mo yon biglang luhod? Para lang akong si Nicole ng The Legal Wife. Adrian, I can do whatever you want me to do. Charot. At kung nakikita ninyo yung ginagawa ko, oh, hindi ako kinukonvulsyon dyan, cramping ang tawag dyan, Diyos ko. Oh, di ba may patuhod step pa, kaso masakit sa tuhod, man. Diyos ko, muntikan pa akong mapilayan. Lagyan natin ng padding, oo, para malambot yung babagsakan ba. Puro buto na nga ako eh, tas mababalian pa, Diyos ko. Napanood ko kasi yan noon sa Exbigensan, eh ayun, ginaya ko na lang, para naman maiba. So ganyan lang po yung gagawin nyo sa umpisa, para lang kayong nagkakagibunshin technique, tapos bigla kayong luluhod na parang natalisod. Magandang exercise to guys, kaya gawin nyo na. Exbigensan. Oh, diba? Dali-dali lang. Di na ako nakapagbihis. Ay, ba't lalo akong napagod? Diyos ko. Para akong nag-duty ng panibagong 9 hours. Nakakaloka kayo. Oh, ba't andyan pa kayo? Ano pa inaantay nyo dyan? Wala, walang cooking vlog ngayon. Hindi ako magluluto. Napagod ako eh. Diyos ko. Charot lang. Siyempre mag-aahit muna ako guys ng mga sumpa para maganda ako sa video kapag nagluto ako mamaya. Tapos siyempre para humaba yung vlog kasi madali lang yung iluluto ko. What? Diyos ko, nagulat na naman ako sa salamin na ito ba? Lagi na lang, kasumpa-sumpa itong mga salamin na ito, oo. So habang nag-aahit ako dyan guys, may ipapakita lang akong video sa inyo na gusto kong gayahin. Kaso nahihirapan man ako. Oh, baka may gustong magturo sa akin dyan. Ayan, oh, yung ano bang tawag dyan? Yung para kang mag-i-split ng patalikod, backslide ba yan o ano? Basta ganyan, oh, gusto ko talagang matutuhan yan. Sana magawa ko yan, ano? Para may ma-perform na naman ako sa inyo. Gigigil naman ako. Bilisan ko na nga. So, ayan, ganyan lang ako mag-ahit, guys. Estetrim lang po pala ito. Nag-iiwan pa rin ako ng konting bigote para hindi ako mahalata ng julis. Ganun yon. At syempre, mas gusto ko po kasi na mature ako tignan. Ayoko ng baby face ako. Wala naman kasi tumatawag sa akin na baby. Diyos ko. Tara na at magluto na tayo. Kunin ko lang itong mga ay, ano ba itong mga to? Ba't may mga hanger naman dito? Charot lang. Napulot ko yan kanina guys bago ako umuwi sa basurahan namin sa may Danube. Di ko na lang binidyohan yung pagpulot ko. Baka may issue pa. So ngayon, tara na. Eto na talaga. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Simulan na natin agad-agad ang cooking vlog. O, oh, diba? Nakatatlong change outfit na agad. Di pa nagsisimula yung pagluluto ko. So, bago po ako magluto, magsasaing muna ako. Ano ba kayo? Oh, wag na kayo mainip dyan. Magpasensyahan nyo na guys kasi di ko man expect na nabidyohan ko pala itong pagsasaing ko bago ako nagluto. Sobrang dali lang kasi talaga yung iluluto ko guys. Kaya hayaan nyo na. O, oh, ayan. Di ba tinapos ko agad? Huh? So, pagpasensyahan nyo na ano po para sa mga nabibitin dyan dahil maski ako nabisit din habang binuboice over ko itong vlog na to. So, ito na nga for today's video, mga impactas, magluluto po ako ng kamote Y. Hindi po kamote Cue, kundi kamote Y. Alam nyo kung bakit? Malalaman ninyo ang aking explanation maya-maya lamang. Samantala, habang binabalatan ko ang kamote na yan, na kulay orange pala ang kulay, akala ko puti, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko yan nabili sa Danube. Para naman hindi nyo isipin sinaplift ko. Charot. Dito kasi sa pinagtatrabahuhan ko na hypermarket, 30 minutes before ako mag-out sa work, pwede na akong magala-gala. Magpapaalam lang ako sa supervisor ko, sabihin ko, I will buy some stuff before I go home. O, diba, English? Papayag na yan sila kahit di nila naintindihan. At habang nagtitingin-tingin ako ng mga pwede kong kainin, biglang napukaw yung attention ko sa mga naglalakihang kamoting ito. Diyos ko. Bigla man akong natakam, guys. Ayan, o, oh, iba-iba pa naman yung hugis. May mga maaalala ka talaga sa nakaraan. So, ayun, naisip ko na maganda siya pang kamote Cue kasi nga malalaki. Pag mga maliliit kasi, guys, gaya nung sabi ko dati, maganda lang yun pang sahog sa pinakbet ng Pangasinan. Pero pag malaki, kamote Cue. Kaya kumuha ako ng isa, yung jumbo size.
At tapos ko na nga siyang balatan. So anong gagawin natin na susunod? Malamang hihiwain. Hiwain ng makapal, yung kasing kapal ng mukha ng taong nangutang sa'yo na hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. Huwag manipis, ha? Kasi hindi naman yung gagawin potato chips. Parang ganyan sa nakikita mo ngayon, ganyan siya kakapal dapat. Ngayon at tapos ko nang hiwain, iprito na natin malamang. Sa isang mainit na kawali, lagyan ng mantika. Kailan ko pa bang ituro ito? Diyos ko. Dali-dali eh. Ayan, naubusan pa yata ako ng mantika. Ba't man ganon? Wala nang tumutulo. Wala na ba talaga? Double check ko nga. Ubus na nga yata. Diyos ko, parang di ko man matanggap. Ang mahal-mahal pa naman ang bili ko dyan. Buti na lang at lagi akong handa sa panahon ng kakapusan or scarcity. Oh, economics. Sa totoo lang guys, masakit talaga sa kalooban kapag naubusan ka ng mantika dito sa Saudi. Kasi nagsimahalan na yung presyo nila. Alam nyo ba yung binubuksan kong mantika? Dati pag nakasale yan, 6 realizations, 7 realizations, ganun. Di mo na kailangang i-realize yung presyo kasi mura lang. Pero ngayon, Diyos ko, hindi ka na makakabili ng 15 unless nakasale. Huh? Dati yung isang bote, Diyos ko, 2 linggo ko lang yan. Mahilig kasi ako mag-deep fry tapos tamad na ako magsali ng mga used oil. Pero ngayon, I sows, kahit 4 na gamitan pa yung mga used oil. Punasan ko lang saglit itong tumagas na mantika habang inaantay natin kumulo. Kasi naka-vlog, nakakahiya naman. Baka mabash tayo, charot. Pero kung walang video, ay, Diyos ko, abalahin ko pa ba sarili ko? Oh, ngayon, mainit na yung mantika, kaya ilaglag na natin. Isa-isa lang, ha? Oh, testing lang yon. Kasi di ko rin sure sa totoong buhay kung mainit na ba talaga yung mantika. Ngayon, pwede na kasi sumasalitsit na siya kanina. Buti na lang at nagkasya naman lahat sa kawali. Isang kamote lang naman kasi yun. Kaya, hindi na po ako magkakaroon ng batch 2 of housemates. Okay? Tapos may magkukomment na naman. Hindi dapat yan siksikin kasi ganito ganyan. Eh, diskarte ko to. Vlog mo ba ito? Nagigigil ako. Eh, sa gusto ko nga mabilis kasi magbo-voice over pa ako mamaya pagkatapos nito. Hmm? Siya nga pala, yung apoy pala guys, kailangan mahina lang yan ha, baka naka-volume, Diyos ko. Sunog agad yan, sinasabi ko sa'yo, di paluto sa gitna. Makapal pa naman yung hiwa. So pagkalaglag mo yung mga kamote, lagyan mo na rin agad-agad ng asukal sa ibabaw, isa-isa ha, para mag-melt yung asukal kasabay ng pagkakaluto ng kamote. So after few minutes, sayaw-sayaw ka muna habang inaantay mo, pakiramdaman mo na lang kung pwede na siyang baliktaran. At ayan, binaliktad ko na siya ayon sa kutob ko. Tapos, binudburan ko ulit ng asukal sa kabilang side. White or brown sugar, kahit ano pwede. Tapos ayan, binaliktad ko ulit nung naramdaman kong luto na sa kabila. Pakiramdaman lang to guys, ano ba kayo? Malakas kaya ako makiramdam, lalo na doon sa mga taong alam kong pinapaasa lang ako. Ay! Bayan! Hugot na. Ewan ko sa inyo. Hmm? Tapos, binaliktad ko na naman. At ayan, luto na siya, kaya hahanguin ko na agad-agad. O, diba? Itsura pa lang, ang sarap na. Nakakatakam siya guys, habang tinititigan mo, tapos andali lang gawin. Kaya magluto ka na nito. Ang daming kamuting nabibili dito sa Saudi. Ano ka ba? Gumawa lang ako ng sausawan nung ulam ko na calamares tsaka hotdog. Ang sarap. Diyos ko, panalo. Dahil maglalaway na naman. Binigay lang sa akin ng kapitbahay itong calamares. Kaya ininit ko na lang dito sa may pinagprituhan ng Kamote. Yung hatog naman, ulam ko yan na natira kaninang umaga. Kanin kasi talaga kakainin ko ngayon, yung Kamote Y, titikman ko lang siya ng 2 or 3 peraso, ganon. At ayan na po, si Kamote Cue, este Kamote Y, o diba aesthetic? Kaya ako siya tinawag na Kamote Y, as in YY love, kasi nga, hindi ko natusok. Wala kasi akong steak, sabi nga nila, kaya daw tinawag na Kamote Cue, kasi nakuha doon sa pangalan ng barbecue. Kung saan may similarity sila na tinutusok, eh ito, hindi naman tinuhog eh, kaya why na lang kaysa cute, diba? Mindset. Unahin ko nang tikman itong Kamote kasi masarap ito kapag mainit-init pa. Namamasa kasi ito kapag lumamig. Ewan ko ba sa kamote nila dito? Masarap siya guys. And actually, hindi na po ako nanibago sa lasa kasi ilang beses ko na po itong niluto dito sa Saudi. Kaso ang problema ko lang dito, hindi maganda yung kamote nila. Magagasal in Pangasinan term. Hindi ko lang alam kung anong Tagalog niyan. Basta hindi siya makulnut kundi magasal. Pakitagalog na lang po sa comment section. Hindi siya malambot ba? Ganon, parang sa kalabasa din. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Pero di pa tayo tapos, ha? After ko kumain, ay tinakpan ko yung natirang Kamote Y sa lamesa para sa mga susunod na kakain. Tapos, pinunasan ko na. Kasi, alam mo ba si Miko? Ayun, magiging doktor na. Si Jessica, happily married. Eh ako, heto, sinusubukan pa rin bumangon para bawiin lahat ng nawala sa akin magmula nung iniwan mo. O diba, di mo alam kung saang pelikula yan? So ito na. Nagpadala sa akin guys from Pinoy Pride Apparel.
Pinoy Pride Apparel. Pinadalhan ako ng mga... Binigyan akong jacket. Ang ganda! Ang kapal ng tela niya. So may pa-short din sila. Bagay na bagay ito ngayong ano, summer. Kasi ano siya, maganda siyang isuot pag nasa labas ka, lalo't mainit para hindi tumagos yung ultraviolet rays sa katawan mo, diba? Kaya bagay na bagay ito sa tag-init, guys. Bili na kayo. I think around 80 SR daw tong jacket na to. Tapos yung tatak niya talaga, or Pinoy Pride. Philippines. Marami pang mga designs yan. Pictured naman yata ito, guys. Hindi. Kala ko pek-pek-shirt man. Bukat ko na. Ganda din. Kasi hindi ako mahilig sa ano, jersey na short. Na mga ganito. Kasi hindi naman ako sporty na tao. Binigyan po nila ako ng tatlong jersey. Ah. Ang isusuot ko ay dahil red to, black. Ay, perfect. Alam ba na ka ganun? Pag nagsuot ka ng jersey, tapos nakatiptoe kang gano'n. Mas gusto ko sana kasi hanggang dito para kapag bagong tuli ka, kahit hindi ka na mag-short sa loob, ito na lang jersey lang suot mo, diba? Pero perfect, guys. Ang ganda. 10 over 10 din ang jersey for me. Punta po talaga siya, ang ganda. Lalo na tong KSA din na to. So, marami pa silang design na pagpipilian. Ganun ba talaga? So yun lamang po. Thank you so much, Pinoy Pride Apparel. Sa mga gustong mag-order, visit nyo lang po yung page ng Pinoy Pride Apparel. Mag-message po kayo doon using your personal account sa mga gustong mag-order. Andun na din yung mga prices nila. At ilalagay ko din sa screen yung mga prices kasi mas madami kayong order na peraso, mas malaki yung discount. Okay? At pwede nyo din pong i-message si Paring Amir. I-search nyo po yung page nila. Pag dito lang sa Uncle Bar nearby, si Paring Amir po i-message nyo kasi para ma-meet nyo siya ng personal, hinahati niya po yan, nakikipag-meet yan sa Romania. Kapag sa mga malalayang lugar po, like Riyadh, Jeddah, better na lang sa Pinoy Pride Apparel page kasi malawakan po yung hawak nila. Sila din po yung nagpapat para magpadala sa mga malalayong lugar. Yun lamang po, maraming salamat. Para sa mga taga-Pilipinas, hindi ko alam kung paano. Balak kayo.